mahirap humanap ng taong marunong umunawa. Ako to, si Chang Ami. Hindi rin ganun kadaling magtiwala. Ako to, si Chang Ami. Sino pa ba ang pwedeng makinig? Ako to, si Chang Ami. Kanino pa ba ako pwedeng lumapit? Ako to, si Chang Ami. Buti na lang, nariyan ang nag-iisang Chang ng bayan. Ako to, si Chang Ami. Nakikinig, nagmamahal. Ang inyong makakasama araw-araw sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Walang iba, kundi... Ako to, si Chang Ami! Magandang hapon, mga kaserbisyo! Kamusta po ba kayo? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Uy, ang bilis ah! Thursday na po tayo, November 7, 2024. Kamusta ang buhay-buhay? Sabi nga ng anak kong si Isaiah. Welcome po sa programang Ako To, si Chang Ami. 3:07 ang hapon. Ito po ang programang kasama ninyo sa kung ano man ang inyong pinagdaraanan. Nakikinig tayo at nagbibigay payo. Aba, syempre, wala rin panghuhusga. Bida po sa ating talakayan ang malusog na isip, puso at emosyon. Tayo rin po ay nagsusulong ng tamang komunikasyon para sa mas matatag na relasyon. Tayo po ay nakikinig at nagbibigay payo. Ito po ang pinagkakatiwalaang Life Counseling on AM Radio. Ako to, si Chang Ami. Samahan po ninyo ako hanggang 4 p.m. Hello, hello po sa lahat ng ating mga kaserbisyong nakatutok sa kani-kanila pong mga radyo. Radyo sa Istrenta, 630 kHz po sa inyong mga talapihitan. Kamusta po ang ating mga mamang chuper? Ang ating mga taxi, bus at jeepney drivers? Alam ko yung iba sa inyo nagpapahinga pagka ganitong oras. Wala pang masyadong pasahero. Mamaya pa daw, mga bandang alas 5. Iba ang hairstyle ni Chang Ami ngayon eh. Medyo nakababa. Tapos ano bang tawag? Parang Korean style to eh. Oh, sa ano ni Ryan Bang to eh. Sa salon ni Ryan Bang. Sa Mori Do Art. Oh, diba? Diyan sa may timo. Ay, Scout Rallios nga ba yun? O ayan. Tayo ba'y napapanood po sa live streaming? Dahil meron din po tayong binabantayan na hearing nga po sa Kongreso din. Kaya ako yung mga viewers po natin sa ating pong YouTube channel. Hati ngayong araw na ito. Oo, dito na lang kayo sa Ako To, si Chang Ami. De, pero importante po yung hearing din sa Kongreso. Kaya good luck po sa inyo. Medyo mahirap ha. Pero kamusta rin po sa ating pong mga kaserbisyo all over the world. Ang mga suki natin sa Amerika, sa Middle East, sa Europa. Kung nasaan man po kayong panig ng mundo, magandang umaga, tanghali, gabi. Sana po'y okay na okay kayo. Ano bang merienda dito sa atin sa Pilipinas? Ano po bang meriendang masarap? Pagka ganitong medyo mainit po dito sa Quezon City eh. Sabi, magkakape. O, nasaan? O, yung mamahaling kape daw. O, wala pa. Mula kay Representative Franco, ha? Kala mo, ha? Nakakuha ko ng kape sa'yo, Franco, ha? At hello-hello din po sa mga kaserbisyo natin sa I1TFC, sa Sky Cable Channel 26, at ganun din po sa Prime TV at kung ano man po ang cable provider ninyo sa inyo pong lugar. At mga kaserbisyo, bilang pasasalamat din po sa inyong walang sawang suporta, imbitado po kayo sa araw ng kaserbisyo sa November 10. Linggo po ito mula alas 10 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi sa May Ayala Museum po ito sa Makati.
Naku, tatanungin kong nanay at tatay ko kung gusto sumama. Pati yung mga anak ko. Dahil always nakatutok si Mama Dal and si Papa Dal dito po sa atin sa Teleradyo Serbisyo. Eh may mga pagkakataon po kayong makasama ang inyong mga paboritong radyo sa Estrenta at Teleradyo Serbisyo Anchors, pati na rin po ang ating mga reporters. May mga regalo at sorpresa po sila sa ating mga masuswerteng kaserbisyo po mula sa aming mga partners at may libreng museum tour pa. Abay, malay nyo, makatanggap din kayo ng regalo mula sa Ako To, si Chang Ami. Pwede rin po kayong matuto sa libreng legal, medical, meron din pong relationship and disaster preparedness na kailangan natin yan. Mula alauna hanggang alas tres po ng hapon, kaya punta po kayo sa May Ayala Museum ngayong Linggo, November 10. At ito po ay libre, mga kaserbisyo. Wala po kayong babayaran. Pamasahe lang. Oo, papunta po doon. At hindi naman traffic pag Sunday, kaya maluwag. Pwedeng-pwedeng mamasyal sa Makati. Kaya punta na po kayo doon. Binabati naman natin ng happy happy birthday si Mami Carolina Castillo Ramos ng Pateros from your loving apos na sina Jella, Kyle, Dane, Migs, and Trisha. Happy happy birthday po sa inyo, Mami Carolina. God bless you po with more happy healthy years. Mag-iingat po kayo palagi at syempre huwag kalilimutang inumin lagi ang inyo pong maintenance med. Sabi nga, pinapaalala lagi yan ni Doc Dennis. Happy happy birthday din kay Doc Joanne Rifarial na ating pong suking psychologist dito po sa ating programang Ako To, si Chang Ami. At para po sa ating episode ngayong hapon, mapapakinggan po natin ang kwento ng isang lalaki po na sinusubukang bumangon ulit matapos ang mga naging maling desisyon niya sa kanyang buhay. Sanhi na nga po ng mapait na pagkawala ng kanyang mga minamahal. Nakakalungkot naman. Tunay nga bang may paghilom sa pagluluksa o kailangan lang natin itong tanggapin bilang parte ng buhay? Naku, mahirap po talaga yan kung kayo ay naroon sa stage na grieving. Opo, yan ang ating pag-uusapan at bibigyang atensyon at payo ngayong hapon. At bukas naman po, Biyernes, para po sa ating Ako To, si Chang Ami Presents, ang ating pong drama. Mapapakinggan natin ang kwento ng isang anak na may pangungulila sa kalinga ng isang amang napalayo sa kanilang mag-ina. Paano nga ba daw mapapaikli ang distansyang naghihiwalay sa kanilang pamilya? Eto po, pakinggan natin. Ako To, si Chang Ami. Ay, gusto ka bang ikwento kay Mama? Baka naman pwede nating pag-usapan yan. Hindi ko lang din maintindihan, May. Ang alin? 7 taon na naman nung umuwi si Papa dito, pero bakit hindi ko pa rin talaga siya maramdaman? Akala ko nga nung umuwi siya mas magiging okay eh. Pero parang mas masakit. Na kahit ang tagal niya na nandito sa Pilipinas, pero parang ang layo-layo pa rin niya. Yan po ang inyong aabangan bukas sa ating Chang Ami Presents, ang ating pong drama tuwing Biyernes ng hapon. Dito po sa Ako To, si Chang Ami. Oras natin, 3:14 na po ng hapon. Diyan lamang kayo at magbabalik po kami. Katutok sa Ako To, si Chang Ami. 3:18 ang oras natin. Uy, may mga kasama tayo sa ating live stream at binabati po natin ng magandang Blessed Thursday si Rosel Pagalanan. Ganun din si Tita Lina Ho. Sabi niya, hello daw sa nag-iisang mayora ng bayan na si Ma'am Sheila Tubalinal at sa buong Teleradyo Serbisyo production team. Hello din kay Anne Emerald Penny. Makulimlim na nahapon na naman dito, Chang Ami, sa Taytay. Manonood daw siya sa atin bago mag-mall. Uy, salamat naman. Si Chris John Gatbunton ay present din. Si Virgo Profogo, magandang hapon. Si Josh Kyle Edip Official. Maria Dulce Orate. Sino pa ba? Si Grace Groyon. Uy, nawawala daw yung ating ano sa YouTube. Hindi, ito po, naibalik na.
Kasi nga, dalawa po yung ano eh. May kakayahan na po yung aming YT channel na dalawang live ang i-carry. O, oh, diba? Asenso na ang DWPM. May teleradyo live na radyo lang. Tapos meron din pong yung hearing kung gusto po ninyong mapanood yon. Hello din kay Tita Cory Alejandro. Nakikinig daw po siya always sa lahat ng programa ng DWPM. Maraming salamat po si Marvin Riabad ng mga taga North Caloocan. At ganun din si Mabel De Jos. Si Peter John Rada from Basco, Batanes. Uy, okay lang po ba kayo dyan? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan dahil napakalakas nitong bagyong si Marce. Hello, hello din kay Agnes Reca. At ganun din kay Maria Rowena Ruiz, Coffee Time. Chang Ami, but we'll never miss your program. Salamat po. At ayun, kay Uya Mot Channel na nasa Sikihor Island. Kailangan siniguro ko muna eh, bago ba basahin eh. Baka mamaya iba yung mabasa ko. Mahirap na. Edna Domingiano, magandang hapon din. O, sa oras po nating 3:20, bigyan muna natin ang daan itong mga pag-uulat po ng ating mga kaservisyo reporters. Unahin po muna natin ito, pagbuo ng task force ng Department of Justice para po sa mga biktima ng EJK, suportado ng Philippine National Police. Nagbabalita at nagseserbisyo si Tricia Lindo. Tricia, magandang hapon. Anong detalye? Magandang hapon, Sang Ami. Sa ginanap na pulong balitaan ngayong hapon sa Campo Crame, nagpahayag ng suporta ang PNP sa binuong task force ng DOJ kaugnay ng sarili nitong pag-iimbestiga at pagsasagawa ng case build-up para sa mga biktima ng extrajudicial killing ng Duterte drug war. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, karaniwan naman anyang nagtutulungan ang PNP at NBI sa mga sensational cases alinsunod ng DC-20 tulad na lamang sa kaso ni Wesley Barayuga. Kaugnay nito ay inaasahan anya na kasama ang PNP sa maghahain ng kaso laban sa mga sangkot sa pagpatay kay Barayuga sa oras na makompletong dokumentasyon. Makikipag-ugnayan rin anya sila sa NBI at DOJ para makabuo ng credible na investigasyon kabilang ang questionableng operasyon ng pulisya noon na nagbunga ng pagkamatay ng maraming sibilyan. Handa ang PNP na tanggapin ng mga testimonya at ebidensya para mabuksan muli ang mga kaso nang makuha ang hustisa para sa mga biktima. Iginiit rin ni Fajardo walang sasantuhin ang PNP sa ginagawang investigasyon kahit sino man ang tamaan nito at mapatunayang may sala. Kaservisyo mo sa Campo Crame, Trista Lindo, para sa Teleradyo Serviso at Radyo sa East 30. Maraming salamat, Trista Lindo. Sa ibang balita naman po, higit 80 sasakyan, ako po, ay natikitan sa clearing operation ng MMDA ngayong araw. Nagbabalita at nagseserbisyo si Bert Dizon. Bert, magandang hapon. Saan ba yan? Magandang hapon siyang Abby. Kanya-kanyang palusot ang mga driver na higit sa 80 sasakyan na natikita ng Metro Manila Development Authority o MMDA sa isinagawa nitong clearing operation sa magkakaibang kalsada sa Metro Manila. Kabilang sa mga natikitan at nahatak na mga sasakyan ng MMDA, ang mga iligal na nakaparada sa sidewalk sa kahabaan ng Commonwealth Avenue, IBP Service Road, Philinvest 1 Road, C5 at sa EDSA TAF. Paiigtingin naman ng MMDA ang kanilang clearing operation sa iba't ibang lansangan sa Metro Manila, lalo na sa mga mabuhay lane upang magamit ng mga motorista bilang alternative route ngayong nalalapit ang holiday season. Kaservisyo mo sa MMDA, Bert Dizon, para sa Teleradyo Servisyo. Yes, siyang Ami. Oy, naku, eh, dyan sa May Don Antonio, napakarami. Dyan sa Commonwealth, pagka pumasok ka, ang daming nakaparada dyan, tapos ang daming subdivision na nagkakos ng traffic dahil yung pagkuha nila ng ID, ay hindi ko alam kung anong sistema ba meron yun. Kaya ang nangyayari, eh, nagkakabuhol-buhol dun sa kanilang intersection, dyan sa May Don Antonio sa Commonwealth. Mahirap din, baka sabihin mo sa MMDA, pwedeng tignan din nila yon. Yes, siyang Abby. Yan din ang inaano ng MMDA ngayon, pinag-aaralan. Pinag-aaralan nila kung ano ba yung mga nagkakos ng mga subdivision na nagkakos ng traffic. Oh, so, kasi yung iba doon nagsashortcut. Bukod doon sa paglilinis ng mabuhay lane, eh, sisikapin din ng MMDA na ayusin yung mga nakakasagabal na mga subdivision
o obstruction doon sa mga daraanan papunta doon sa mga mabuhay lane. Oh, eh kamusta naman yung reaction ng mga natikitan? Yun lang. Ayun, napakaamot sila ng ulo. Ako yung po, iba ang dahilan eh nag-CR lang pero nag-CR pero dikit isang oras nang wala. Oo, kasi maraming nalilito dyan. Hindi ho ibig sabihin, pagtapat ng bahay po ninyo, ay inyo po yung parking na yun. Yun po ay public property na. Parang ganon, ano? Ayun, yung iba sa kanila, nahatak ng MMDA. Naku po, problema pa yan. So makitang ulo ng ilan, maagang pamasko para sa kanila. Ako, sana wag nang bumalik, ano, para hindi naman mag-cause ng traffic. O mag-ingat ka, Bert! Maraming salamat ng AMI. Yan ang mga latest dito sa... MMDA Metro Base, kaservisyo mo para sa teleradio servisyo at radio 630. Aba, napakahusay. Maraming salamat, Bert Dizon! Kaservisyo Live Report! Kayo ay nakikinig kay Chang Ami Perez sa... Ako to, si Chang Ami. Ngayong hapon, sa ating pong programa, makakausap natin ang isang lalaki po na independent. Dahil nga po sa pagkawala ng kanyang magulang sa murang edad, tatago na lamang po natin siya sa pangalang si Jap. At marami pong mga struggles ang kanyang pinagdaanan, lalo na doon sa pagkawala ng kanyang mga magulang dahil magkasunod po na nawala. Una si Mama, sumunod si Papa. Pagkatapos pati yung tita niya na tinuturing niya sanang mama niya ay nagkaroon din ng sakit. So makakausap po natin sa linya ng telepono si Jap. Hi Jap, magandang hapon. Welcome sa Ako To si Chang Ami. Kamusta ka ngayong araw na to? Ay, magandang hapon po, Chang Ami. Oh, nasa bahay ka ba? Nasa Apo, trabaho? Nasa bahay po. Oo. Kamusta ka ngayon, Jap? Batang bata, 21 years old. Okay naman po. Ano, sa awa ni Lord. Lumalakan po. Mm. May mga kapatid ka ba? Meron po. Ilan kayo? Kuya at isang ate po. Ah, bali tatlo kayo. Opo. Tatlo kayong magkakapatid. O, naikwento ko nga na sa murang edad ay nawala si mama dahil nagkasakit nung ikaw ay grade 6, tama ba? Yes po. Tapos si papa naman, nung ikaw ay nasa grade 10, inatake naman sa puso. Yes po. Hmm. Paano mo hinarap yung ganitong challenges ng buhay, kayong magkakapatid? Actually po, ano eh, kasi po, yung time na yun, no, separate na rin po yung mga kapatid ko. Bali, ako na lang po yung ano, bunso po kasi ako. Bali, bunso ka. Sarili-sarili na silang pamilya. Ah, may mga asawa na yung si ate mo at yes, saka si kuya. Po. May family na. Malayo ayun sila sa'yo? Opo. Malayo po. So, hindi mo na sila madalas nakakausap or nakakasama? Hindi na po. Minsan lang po, sa through video call or chat, ganun po. Nagkakamustahan po. So, sa ngayon, sino ang kasama mo sa buhay? Ano po, dito po ngayon natras sa may bahay namin yun. Yung pinakabahay po talaga namin. Sabay, kasama ko po dito yung ano, yung pinsan-pinsan ko po. Ah, okay. Ah, so yan talaga yung bahay ninyo nung buhay pa yung mga magulang mo? Yes po. Okay. So paano mo pinagdaanan yung challenge na yon sa murang edad? Dahil nabalitaan ko, yung tita mo din na sanay tumayo bilang nanay mo ay nagkasakit din. Yes po. Mm. Siguro po ano, adala rin ng ano, kasi day by day po, lagi ko pong iniisip kung paano ko po isusurvive yung sarili ko. Lalo't ano, pag uwi po ako galing school, ano, namimiss ko pong may ano, sumasalubong sa akin na, kamusta ka na ba? Oo, tatanungin ka kung anong gusto mong merienda. Yes po. Mm-mm. So sa ngayon talagang independent na, mag-isa ka na. Sinong sumusuporta sa pag-aaral mo? Financially po yung ate ko po. Ama sa po, thank you ate. Oo, tumutulong si ate sa'yo. Yes po. Mm-mm. So kamusta naman ang iyong pag-aaral? Ito naman po. Ano, third year college na po ngayon. Oh, anong kurso mo? Criminology po. Ay, gusto mo maging pulis? Yes po. Oo, bakit? Pangarap na po, childhood dreams para sa amila. Oh, yun din ba ang gusto ni Papa noon nung nabubuhay yes, po pa siya? Oo, paano niya sinabi sa'yo na, anak, gusto ko magpulis ka, ganyan? Hindi, lagi niya pong sinasabi pag nananad po kami sa sala, lagi pag magkakasama, na mahilig po sa mga barilan po, yung mga... Oh, yung mga Fernando po Jr., ganyan, na pelikula, tsaka mga Coco Martin.
Yes po. Tapos nahiligan ko na rin po. Parang pag tinatanong ko, paano bang gusto mo? Opo, gusto ko maging police. Parang ganyan-ganyan. Oo. So isa yon sa mga pangarap ni Papa para yes, sa'yo. At ang galing naman, di ba? Tinutupad mo. Di ba? So nung mga panahon na yon na nawala si Mama at saka si Papa, syempre napakahirap. Ilang taon ka lang noon? Grade 6? Si Mama nung nawala, so mga 11 years old ka lang noon. Tama ba? Tapos nung grade 10 ka, mga 15 ka siguro niya, nung si Papa naman ang nawala. Ano yung namimiss mo ng sobra kila Mama at Papa? Namimiss ko na po yung sobrang ano, yung magkakasama po kami. Yung sasabay-sabay po kaming kakain. Tapos tuwing Sunday po, magsisimba po kami. May family gathering po kami. Kahit po sobrang taktuhan lang yung buhay namin noon. Pero at least kompleto po kami. May natatawag po akong Mama at Papa para pong ganun. Oo. Noong mga panahon na yon na napag-alaman ko din na medyo parang naligaw ka ng landas, Jap, anong nangyari? Para pong ano, hindi ko po sa sinasabi na nagawa ko yung dahil wala sila. Siguro po, dalar na rin po ng kapusukan ko, sarili na ako, parang napabarkada po, napabisyo. Parang araw-araw po umuwi ako, ano, laging may influensya ng anak. No? Ako napunta ka sa maling barkada. Yes po. Oo. Mga ilang taon kang nagstay sa ganong sitwasyon? Ano po eh, since nawala si Papa, tapos nung bago po, nung nag-pandemic po, siguro po first year college, doon ko na na-realize lahat po na parang hindi na tama yung mga nangyari sa akin. Ano yung naging turning point at na-realize mo at nasabi mo na parang, oops, teka, mukhang sa kangkungan ako dadamputin pagka hindi ko to binago? Ano po eh, kasi one time sobrang hopeless ko po, parang ako na nga lang po mag-isabay parang, gising ako sa umaga, di ko alam kung paano ko kakain, ganun po. May times na parang inisip ko pa, paano lang kaya, ano na lang kaya magiging ano ko pag ganito. Mm-hmm. Parang, kaya inisip ko po, ginagagalingan ko na, titigilan ko na yung mga ganun, para sa akin din man po yun. Totoo naman din. Pero ang ganda kasi, Jap, na napag-uusapan natin ngayon na naandun ka na sa point na na-realize mo na, na-overcome mo na yun. Kumbaga sa ano, eh, nalampasan mo yung challenge na yun. Diba? At na-realize mo, still at a very young age, at meron ka pang, kumbaga, eh, mahabang panahon para baguhin at bawiin. Kumbaga. Yes po. Diba? Nakaka-proud yun. Uy, winning moments yun para sa'yo, Jap. Opo. Oo, kailangan. Ginaganon mo yung sarili mo doon. Tinatapik mo yung balikat mo, sinasabi mo. Jap, good job ka doon, di ba? So, syempre, isa sa mga pinakamahirap din sa ganyang sitwasyon is yung pag-asa, di ba? Saan ka kumukuha ng lakas? Sa araw-araw? Sa nagsisimba ka ba? Sa kamag-anak mo, kay kuya, kay ate? Opo, iniisip ko po ano, ang pinaghuhutang ko pong last na loob ngayon, yung ano, pangarap ko po na kailangan, kahit nawala na po yung parents ko, still, nandiyan pa naman po yung mga siblings ko, yung ate ko, yung kailangan, marating ko pa rin po kung ano yung gusto kong gawin kahit pag nawala sila. Parang ganun po. Na gusto ko, proud sila kahit di ko sila physically nakikita po. Nakakatuwa, Jap, na marinig na, alam mo yon na na-realize mo yan at a very young age, di ba? Nagkamali ka man, nadapa ka man, pero eto, bumabangon ulit. Tapos nakikita mo at na-appreciate mo yung sacrifices nung iyong pinsan, na parang pinsan mo na babae ba yon yung guardian mo ngayon, tama ba? Opo. Oh, tapos si ate, di ba? So, yung mga ginagawa nila for you ay hindi napupunta sa wala. Napakagandang example yan sa ibang mga, naku eh, ano bang, ano ka ba? Millennial ka ba o Gen Z? Gen Z na po siguro. Gen Z na siguro. Hindi ka na rin sure. O, parang Gen Z na. Kasi yung mga 20 plus yata, mga 25, 27 ang millennial. So, Gen Z ka na nga. So, nakakatuwa din, di ba? Kasi laging sinasabi ng iba, parang, naku, yung mga Gen Z naman, hindi mo maintindihan ngayon kung ano-ano na lang ang mga pinaggagagawa. Pero eto, oh, mga kaservisyo, naririnig natin ang kwento ni Jap na na-realize niya yung mali niya. Diba? And you're on the right track, kumbaga. Diba, Jap? Mapagmamalaki mo na, diba, sinusuportahan mo yung sarili mo, inaalagaan mo yung tiwala na binigay sa'yo ni ate. Yes po. Gaano kahalaga para sa'yo na matupad itong pangarap ng papa mo na ikaw ay maging pulis? Actually po, ano, kasi
yung since nabubuhay po sila talagang isang kahit isang tuka lang rin po kami kung masasabi ko. Kaya mga tao na nakita po namin dito parang ano, parang iba yung tingin sa amin, ganun po. Pero ngayon naman po, hindi ko na po sila, hindi ko po ginagawa yung gusto kong gawin para sa nila. Gusto kong maging proud pa rin po talaga sa yung parents ko, lalo na po yung ate ko nagpaparoon sa akin. Oo, diba? Kasi si ate talaga, eh kumbaga, kung tutusin mo, hindi ka na niya responsibilidad dahil kumbaga kanya-kanya na kayo ng buhay, di ba? Dahil may mga anak din siya, pero napakabait pa rin ni ate dahil kahit papaano, tinutulungan ka, di ba? So maganda ito kasi, Jap, at least we know na you're on the right track. Nandun na tayo sa gusto mong pagbabago, di ba? Na sinusubukan mo ngayong gawin. So para ang tanong, paano ba niya ibabalik yung spark at yung excitement ba sa buhay mo at sa mga gusto mong gawin? At kung paano mo patuloy-tuloy na, tuloy-tuloy mo lang yung pangarap mo na matupad. O sa pagbabalik natin yan ang pag-uusapan natin, Jap, we'll put you on hold at babalikan po natin si Jap at mga kasama naman natin, ang isa pong professor ng psychology sa National University Philippines sa Clark Campus po, si Dr. Argel Masanda. Makakasama po natin siya sa pagbabalik po ng Ako To, si Chang Ami. Diyan lamang po kayo. Ako to, si Chang Ami. Kayo po'y nakikinig sa programang Ako To, si Chang Ami. Oras natin, 3:39 ng hapon. At binabati ko ng magandang kasing ganda ko. Diba? Ang Ninang Vilma Alvarez ko na nakikinig ngayon sa radyo. Aba, na-miss kita, Ninang Vilma, ha? Thank you for listening. Yes, I'm back sa radio. O, eto na, nakausap po natin ang ating kaserbisyo na si Jap. Jap, atika, balikan lang natin si Jap. Okay, Jap, ayan. Makakausap natin ngayon si Dr. Argel Masanda. Siya ay professor ng psychology sa National University Philippines sa Clark Campus. Doc, magandang hapon po. Si Chang Ami po ito. Welcome sa aming pong programa. Ami at kay Jap at sa lahat po ng ating mga tagapakinig ngayon dito sa Teleradyo Serbisyo. Maraming salamat po for taking our invitation, Doc. Naku, narinig nyo naman po ang kwento ni... Yes po, narinig po ninyo yung kwento ni Jap? Yes po, Chang Ami, definitely. And it's a story of victory. Yes, diba? Oo. Tama, ang ganda nun, Jap. Story of victory. Kasi... Jap, kung may tanong ka kay Doc, okay lang, pwede kang magtanong, ha? Pero maganda yung sinabi mo, Doc, na it's a story of victory. Yes po, Chang Ami, definitely. Lahat tayo may pinagdadaanan at tawag dito, may mga pagdadaanan pa. At si Jap ay isang magandang ehemplo ng isang masidhing karanasan pero patuloy na lumalaban. Opo, ilang beses na rin po namin na encounter yung ganito pong mga problema ng nawalan po ng mahal sa buhay dahil may mga stages po pala yung grief, no? Meron po siyang iba't ibang stages. Ano po ba yung pinakamahirap na stage, Doc? Thank you, Chang Ami. Meron po tayong stages of grief na pinagdadaanan. At ang pinakamahirap dito yung simula, yung denial. Dahil ito, hindi natin nakikita kung ano ba talaga yung tunay pang nangyayari dahil nga hindi pa natin ito tanggap dahil malaking parte ng pagkatao natin ang probably ay nawala, okay? Mm-hmm. At hindi na natin kayang ibalik pa. Kaya usually yung mga tao na nahihirapan doon sa kanilang grieving process, yung stage 1 pa rin talaga ang pinakamahirap na yugto na pupuntahan natin. At saludo tayo kay Jap dahil, Jap, nalampasan mo yon, hindi ba? Opo. Ang sumunod doon, Doc, ay? After ng denial, anger. So, meron tayong dito natin, once na makita natin na ito ay totoo na, nagagalit tayo. To the point na yung ibang tao, kini-question ang Panginoong Diyos, kung ikaw ay isang theist na naniniwala sa existence ng Panginoon, nagagalit tayo na bakit parang ang dating pinaparusahan tayo para sa iba, ganyan. So, yun yung pangalawa. Yung pangatlo ay bargaining. So, dito, nagkakaroon tayo dito ng baka pwede pa nating gawin yung ibang bagay para maibalik kung ano man or ano pa ba ang pwede nating gawin upang, alam mo yon, malagpasan natin yung ganitong klase ng masidhing karanasan. Yan. So,
after nito, depression. So, madidepress ka na kasi malilaman natin na hindi na maibabalik pa kung ano man yung nawala. Nawala na. Yeah, oo. Kaya ang mga tao ay minsan nalulugmok sa depression. Mm-hmm. At yung panglima, Chang Ami, ay yung story ng success na ito. Ito na yung acceptance. Na kung saan natatanggap na natin na kung ano man yung nawala ay talagang wala na. Mm-hmm. And I believe na si Jap at this point ay nandoon ka na sa acceptance. Jap, yes. Nandoon ka na ba? Apo. Sa iyong palagay, sa iyong pakiramdam, apo. Sa sarili mo. Sa akin po, no, actually talaga po, wala po talagang paghilom na pag nahabo na mo gulang. Pero para sa akin po, acceptance lang din po talaga. Oh, inisip ko na lang po na lahat po ito may purpose. Parang ganun. Yeah, oo. Oh, oh. At saka, Doc, di ba nakakatuwa? Kasi nasa tamang direksyon si Jap, yung iniisip niya, talagang meron siyang ano eh, meron siyang gustong path na madaana na gusto niya. I agree, Chang Ami, oo. Mm. Nasa murang edad niya, nakikita niya na kung ano yung tamang path na dapat niyang pagdaanan. Hindi lahat ng tao ay may ganitong sapat na kakayahan at abilidad upang, true, alam mo yon, makita yung bird's eye view, yung bigger perspective doon sa masidhing karanasan. Paano, Doc, kung kunwari ay, kagaya no, nabanggit mo, hindi lahat ay kaya yung ganoon na meron kang big perspective sa nangyayari at ikaw ay naguguluhan pa at maaring nandoon ka pa sa stage na yon, paano natin sila pwedeng matulungan, Doc? Okay. Thank you, Chang Ami. Ito ay proseso na pinagdadaanan ng lahat, okay, na nagluluksa. Opo. At bawat isang tao kasi iba-iba yung paraan natin kung paano natin pagdadaanan yung ating mga karanasan. Yung iba, kagaya ni Jap, may malawak na pang-unawa at pag-iisip, mm-hmm, mas kaya niya itong lagpasan. Pero sa mga ibang tao na hindi, nangangailangan ito ng professional na tulong. Mm-hmm. Hindi kasi lahat ng bagay ay kaya lang nating pag-isipan at mm-hmm kaya lang nating pakiramdaman. Mm-hmm. Kung sakaling tayo ay nandun sa yugto na hindi na natin kayang matulungan pa yung ating mga sarili, doon pumapasok yung paghingi ng tulong natin para sa ating mental health. Mm-hmm. So doon siguro papasok yung mga counselors, psychologists, na kagaya ko. Opo. Jap, meron ka bang tanong kay Doc? Doc, ano po kasi, di ba? Kasi kahit ganito po, parang minsan po, hindi parang po maiwa sa mag-isip-isip ng mga ano po. Kasi yung time po na antong ano sa momentum na ito, kailangan mong gawin, kailangan mong pansipagan. Pero in one night, parang bigla lang po siyang mawawala kasi sobrang parang na-burnout. Parang ganun po. Ah, napagod siya. Parang, oh, which is valid, ha, yung nararamdaman mong yan, Jap, na burn out. Paano daw po yun, Doc? Tama po yun, nangyayari po talaga yan at ito ay normal na proseso. Pagka po ganyan, hayaan lang natin na dumalo yung ating pakiramdam. Ibig sabihin, huwag nating titigilan kung ano man yung totoong nararamdaman natin. Kanina, ang pagkakaunawa ko ay nabanggit ni Jap na hindi pa daw niya napagdaanan ng husto yung paghilom. Dahil nga, probably, syempre, naka-survival mode tayo. Diba? Ibig sabihin, kailangan kasi ay meron tayong unahin na gawin sa pang-araw-araw. So in that case, baka ito yung kailangan nating balikan ng mas malalim. Okay? Sa madaling sabi, baka importante na mag-undergo ng counseling. Mm-hmm. Ayan, si Jap, para matulungan siyang magabayan siya na pagdaanan ng tama yung paghilom. Dahil nga, according sa kanya kanina, medyo na-skip niya ng konti yung total na healing process. Mm-mm. At yun ay importante at kailangan na pagdaanan din ni Jap. Tama po yun, Chang Ami. Lahat ng tao na nagluksa ay importante na mapagdaanan natin ng tama yung proseso. Once kasi na in-skip natin ito, babalik at babalik tayo doon. Kaya ganyan yung nangyayari. Halimbawa, nagagawa mo naman ng tama yung mga gampanin mo sa pang-araw-araw, pero kapag napagod ka, all of the sudden yung pagod natin, sobrang bigat. Kasi nga, meron tayong unfinished business pa na nandun sa unconscious natin, mm-hmm, that puts a lot of pressure on us. Kaya yung ramdam natin ng pagod, mas nagiging masidhi.
Mm-mm. Doon sa healing process na gustong ma-achieve ni Jap, may mga ilang bagay ba or gamit na nagpapaalala ng kanyang magulang ang maaring makatulong para mag-heal siya? Although alam natin, napakahirap talaga noon, ha? Totoo yan, Chang Ami. There's no easy way talaga going through grieving process. Hindi, tsaka hindi siya one size fits all, ha? Exactly. Hindi porke tumalab kay Jap at ito ay napagtagumpayan ni Jap, ganun na para sa lahat. Tama po kayo doon, Chang Ami. So ito ay depende, kaya po importante na tayo ay lumalapit sa isang professional na mental health practitioners upang mas magabayan po tayo. Kasi ang rule of thumb natin when it comes to grieving kasi and healing process, hindi applicable dito yung moving on. Kasi no one ever moves on from, you know, losing someone that we dearly love. We just learn how to move along that grief. And perhaps befriend that feeling such that hindi ito makakaapekto ng malala dun sa pang-araw-araw ng mga gampanin natin. Mm-mm. Hindi ko alam, Jap, kung makakatulong sa'yo, pero there was a time na, syempre matagal kong nakatrabaho din si Rico yan. I don't know kung natatandaan mo pa siya. Matali ko din siyang kaibigan, pero nung siya'y namatay, sobrang yung lungkot namin at yung devastation sa nangyaring yon ay talagang nagulat kami lahat, shock, ganyan. So alam mo, inisip ko na lang, siguro parang hanggang ngayon iniisip ko, parang nag-America lang siya or nagbakasyon siya, pero in time, magkikita din kami. Pero hindi ko lang nga alam kung kailan yon. Parang ganun ko lang siya inisip. Kasi napaka-sudden yung naging death din niya eh. So I don't know kung makakatulong yun sa'yo. Or, Doc, pwede ba yung ganun na parang inisip ko na lang na nag-America si Rico? O masama bang ganun yung iniisip ko mentally? Well, thank you, Chang Ami. Ayan, magandang kanyan, magandang technique na pwede nating gamitin, cognitive restructuring. Ibig sabihin, yung pang-unawa natin, yung isipan natin, baguhin natin ng konti upang umayon yung nararamdaman natin doon sa ating iniisip. So effective yan for many people. But then again, just like sabi mo nga kayo na, Chang, walang one size fits all eh. For other people, hindi ito nag-work. Baka sakali lang, makatulong kay Jap. Hindi rin natin alam. Agreed. Di pa niya agreed na susubukan. Pwede mo naman subukan yun, Jap. Kasi diba sabi mo, at this point, lahat ng pangarap ni Mama at ni Papa para sa'yo, yun, doon ka nagko-concentrate. And I'm very proud of you, pati yung mga kaserbisyo natin na nakikinig ngayon. Lahat ang gaganda ng komento tungkol sa'yo. They are very proud and happy for you na ikaw ay nasa tamang landas at na-realize mo at a young age na, nako, waste of time lang yung mag-alak, magpuyat, mag-ganito, mag-ganyan, diba? Ikaw ngayon, nag-aaral ka ng mabuti. And I'm sure, darating yung araw, diba? Talagang, mafe-feel mo yun in your heart eh. Mafe-feel mo, I don't know ha, pero parang feeling ko mafe-feel mo in your heart na magiging very proud si Mama at si Papa sa'yo. At I'm sure si Kuya din at si Ate, yun din ang pangarap nila. Because lahat naman ng magulang, ang pangarap para sa anak namin ay magandang buhay, di ba? Kahit wala na kami dito, basta kayo magtutuloy sa buhay ninyo nang maging maayos, mapayapa at masaya ang buhay ninyo, Jap. Kaya, good. Natutuwa ako sobra na nandoon ka sa direksyon na yon. We are rooting for you and we're very proud of you, Jap. Pag naging pulis ka ha, message mo ko. Balikan mo kami dito sa programa, 'di ba, Doc? Oh, pag tama nag-graduate. Po, anong year mo na ba? Third year, 'di ba? Sabi mo, tama ba? Yes, oh, malapit. Malapit ka nang graduate with honors ba? Pinressure. With honors ba, Jap? Hindi na po, sakto lang. Sakto lang. Yun, humble si Jap, Doc. Diba? So, yung mga ganyan, maganda rin na nakakapagbigay ng inspirasyon sa kanya. Eh. Diba, Doc? Tama po. I agree. Mm-mm. At siguro pwedeng maganda rin na kung ano man yung mga napag-usapan nila ng mga magulang niya nung bata sila, pwede pa rin namang tupadin ni Jap kung may mga napag-usapan kayo noon na gusto niyong makabuo ng magandang bahay, di ba? Siguro mga ganon. Jap? Apo. Ano ba yung madalas na pinag-uusapan niyo noon? Bahay ba? Ano bumiyahe? Pagkain na masarap? Aircon? Ano ba yon? Pangarap po namin yun, magka third floor po kami, ganyan. Tapos may sarili-sariling kwarto, malaking sala, sabay-sabay po kami manonood ng ano, barilan pong paborito ni Papa. Katuwa yung barilan na paborito ni Papa. Oo, may hilig sa ano po yung CD, mga CDs po. Oo, naniniwala ako, Jap, na kayang-kaya mong tuparin lahat ng yun.
Paggawa ka ng third floor dyan sa inyo, di ba? Di ba? Nakakatuwa yun. And I'm sure proud na proud si Mama at si Papa sa'yo. O bilang pagtatapos na lang ng ating kwentuhan ngayong hapon, Doc Argel, may mensahe ka pa ba para kay Jap at dun sa mga dumadaan po sa ganitong sitwasyon? Okay, maraming salamat Chiang Ami sa pagkakataon. Unang-una, Jap, tulad na sabi ni Chiang Ami, kami ay lubos na natutuwa sa iyo. Sana maraming tao pa ang kagaya mo na kayang pagtagumpayan yung mga ganitong klase ng karanasan sa buhay natin. I agree din doon sa sinabi ni Chiang Ami kanina na the best way to honor yung memories ng mga magulang mo ay tuparin mo yung mga pangarap nila para sa kanila. Diba? Kasi ang makikinabang dito, hindi lang ikaw, hindi lang sila, kung hindi pati yung ating bansa dahil ikaw ay magiging isang pulis very, very soon. At para naman po sa mga ibang tao na dumaranas ng ganitong klase ng karanasan, unang bagay po na gusto kong sabihin ay huwag nating i-deny sa ating mga sarili kung ano man yung tunay na nararamdaman natin. Kung wala ka pang nararamdaman dahil ayaw mo pa itong maramdaman, bigyan mo ng sapat na panahon ng iyong sarili upang tunay na madama kung ano man yung pakiramdam na iyong pinagdaraanan. Kung ito man ay hindi mo kayang harapin na mag-isa, doon po pumapasok ang mga kagaya namin na mga counselors, psychologists, even mga psychometrician and social workers at psychiatrists para matulungan po tayo pagdating doon sa ating mental health. Because at the end of the day, napakahalaga na lagi natin pipiliin ang ating mental health. Totoo Maraming po yan. Salamat po, Chiang Ami. Thank you, Doc Argel. At doon po sa mga interesado na kayo po ay makausap, Doc Argel, saan po ba nila kayo pwedeng i-message or sa inyo pong mga social media accounts? Meron po ba? Yes, Chiang Ami, maraming salamat po at natanong niyo ako tungkol dito. Pwede niyo po akong i-reach out sa aking Facebook page, Argel The Explorer. Yun po ang cute, aking pangalan. Si Argel yes, The Explorer, ang cute naman. Maaalala namin yan. Pupuntahan ni Japs yan. Maraming salamat, Chiang Ami. Paki-search niyo lang po, like, follow, and subscribe doon sa aking Facebook page. Pwede niyo po akong i-message dito kung ano man ang pwede kong maitulong sa inyo upang makapagbigay tayo ng serbisyo sa publiko. Again po, Argel The Explorer sa Facebook. Paki-like, follow, and share lang po. Thank Ayun. You po. Maraming salamat. Yan po si Doc Argel Masanda, ang ating Professor of Psychology mula sa National University Philippines sa Clark Campus. Doc, maraming salamat sa uulitin, ha? Happy yes, weekend. Yes, sabihan niyo lang po ako. Yes, maraming ayun. Salamat sa maraming inyo. Salamat at Jap. Siguro ay nako kami natutuwa talaga at very very proud sa iyo. Kita mo ang mga messages ng ating mga listeners. Sabi ni Anne Emerald Penny, bilib nga ako kay Japs, matibay pa din ang loob sa age niya. At sabi naman ni nawala yung ating mga chat. Oh, lahat sila at nagsasabi na sila ay natutuwa and rooting for you. Kaya Jap, pakatandaan mo ha, 'di ba? Na nakita ko naman dun sa iyong profile na nagpupunta ka ng simbahan, nagdadasal ka, 'di ba? You're on the right track. Meron lang tatlong C na gusto ko ipaalala sa iyo, yung you choose, you connect, and you communicate. So tama ka na that you choose what's best for you, 'di ba? You connect with the right people, kagaya ng ate mo, yung pinsan mo, yung kuya mo, at yung mga tamang tao na magdadala sa'yo sa tamang lugar at destinasyon. And you communicate with the right people din para makatulong sila sa tuloy-tuloy mong paghilom ng mga sugat ng nakaraan. Kaya God bless you. Palagi kang magdadasal, Jap. Maraming salamat for sharing your stories. O may gusto ka bang i-shout out? Shoutout na hindi po sa, ano, sa ate ko na ano, walang higil na umiintindi sa akin. At sa ano po, sa section ko, 3126. Ayun, ako ha. Oy, congratulations, Jap ha. Alam mo, natapos ang programang nakangiti ka. Tayong lahat nakangiti ka. Pati yung mga staff namin nakangiti dahil sobrang happy kami para sa'yo. Thank you for sharing your story. Thank you for sharing the inspiration. Marami ang na-inspire sa kwento mo. Kaya maraming salamat. God bless you. Mag-iingat ka, Jap. O, balitaan mo kami pag pulis ka na, ha? Yes, God's will. Amen. I-declare na natin yan. God bless you, Jap. Yan po ang ating kaservisyo na si Jap na nakakatuwa na talagang lahat tayo ay napangiti on a Thursday na parang pakiramdam ng iba ay sobrang stress sila sa trabaho dahil sa,
Ang dami naming ginawa. Pero napangiti tayo ni Jap. Kaya Jap, maraming maraming salamat. At sa inyo pong lahat na nakasama natin sa loob ng isang oras sa ating pong programang Ako To Si Chang Ami, maraming salamat. Bukas, abangan po ninyo ang ating Chang Ami Presents, ang ating drama sa hapon dito po sa DWPM Radyo 630 at sa Teleradyo Serbisyo. Susunod na po ang programang Headlines sa Hapon with Sir